nawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa yung mga biik sa loob ng inahing baboy. Hello po mga chong at chong. Ako po ay meron lang gustong i-share tungkol ho dito sa kwento dito sa inahin na ito. Ano ho bang nangyari sa kanyang pagbubuntis? Ilan ang kanyang naging anak? Ano ba nangyari bago siya manganak? Ayan po. Gusto ko lang po sana i-share sa inyo yung tungkol dito sa walong biik na to. Yan nga po, at saka ito, bali tatlo, walo sila. Kaya lang pinaghiwalay natin dahil nga po sa kulungan at hindi magkakasya po ang walo dito sa kulungan na to. Bago to ipanganak, ang kanilang ina ay nagkaroon ho ng pagkawala ng gana sa pagkain. Siguro mga tatansya ko, siguro yung time na yon mga 5 to 90 days yung inahin. Bigla silang siya nawala ng ganang kumain. Na kami ang nagulat, biglang ganun na lang nangyari. Pinilit namin kumain pa rin, binigyan ko ng dahon ng saging, binigyan ko ng talbos ng kamote, binigyan ko ng kangkong, at binigyan ko ng starter. Kasi yung starter, mabango yun para sa ano, amoy gatas yun eh. Tumitikim, kumakain ng kaunting-kaunti, tapos talagang wala siyang ganang kumain. At talagang wala na ako maisip na ibigay na sa kanyang pagkain. Kasi nga, ayaw kumain, parang matamlay, may lagnat. Ang ginawa ko buds na nanay ay puninasan ko ng suka. Banyos lang ng suka, maligam-gam na suka. Kinakulo ko ng kaunti. Tapos, pinalamig. Tapos, ibinanyos ko dun sa baboy, sa inahing baboy. Na nga po, pagkaraan naman, no, medyo siguro nga tama nga kasi may lagnat siya, kaya siya nawalan ng ganang kumain. Sa madaling salita, yung mga ilang araw, bago siya muling kumain, nakarecover naman ho. Pagdating na ika-apat na araw, sakalang ho kumain ng maayos yung inahin. Ngayon po, ang siste, ang sa ganun pa lang sitwasyon, ay naaapektuhan din ho ang kanya mga anak. Kung time na manganganak siya, ako po ay nagulat. Kasi ang lumalabas ho sa kanya mga ano, ay mga kulay brown-brown, puro brown. Basta brownish yung lumalabas sa kanya. Nagtanong ako sa technician, anong aking gagawin nung panahon na yon. Ang sagot sa akin ng technician, dahil nga sa nagkaroon nga ng problema, nawalan nga ng ganang kumain ang aking inahin, ang sinabi niya ay baka nga daw po nakunan ng inahin o lusaw na. Eh, ang siste, umabot siya ng due date niya na hindi pa lumalabas yung mga biik niya. So, sa madaling salita, sabi po ni technician, saksakan ng oxytocin. Ang ibigay ko daw po ay nasa 10 ml. Ayan po. Ako naman po ay sumunod, gawa ng yung po ay sabi ng technician, siya po ay nakakaalam kung mas marami po siyang kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy, lalo na po sa inahin. E di sinunod ko po. Nawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa yung mga biik sa loob ng inahing baboy. Sa isip ko na lang po, sige na, lumabas lang ang biik, mabuhay lang si Mama Pig. Po eh, pinagkaloob ko na lahat sa itaas eh. Ang sabi ko nga po eh, bahala na po ang ama sa taas. Kung ibibigay niya po sa atin, eh ibibigay niya po talaga sa atin. Kaya ganun na nga po, bigla pong may lumabas na isang biik. Eh di nga po ba ang nilalabas ng biik ay kulay brown po? Eh nagkataon po yung biik ay kulay brown din. So, pakalabas po ng biik, akala ko eh patay na yung nilabas na biik. Aba ako po ay nagulat ng itaktak ko. Akala ko po patay at kulay parang brown na maitim yung aking lumabas na biik. Ay, no, itaktak ko eh, hindi naman ho pala patay. Ay, naku, ako po'y sobrang tuwa. Yung pala ho ay buhay. Kaya, naku, tinaktak ko ho ng tinaktak yung biik. At balut na balut ho, kasama ng kulay brown na ano. Ako'y sobrang ano, sabi nga eh, pag para sa'yo ay para sa'yo.
Yun po. Ay, yan po experience ko dito sa mga baboy na ito. Ngayon, medyo okay na sila. Sila ngayon ay nasa 3 buwan na kalahati. Kaya nga po, ang sa akin lang, lumabaso sila, inanak ng ating inahin, ay hindi ho sila ganun kalalaki, maliliit lang ho yan. Halos ang timbang ho niyan yata ay nasa kalahating kilo lang ho. Napakaliliit ho niyang walo na yan. Akala ko nga ho eh, hindi makakasurvive. Sa awa po ng nasa taas eh, tayo nabigyan ho. Nabuhay naman po yung mga biik na yan. Yung mga dating biik na ngayon ay malalaki na. Sila nga po ay 3.5 months na. Sa akin lang po, tayo po ay nagbebenta ng mga biik. Ako po ay hindi nagbebenta ng biik, lalo na po sa mga baguhan sa pag-aalaga na gusto hong magpatiner. Mahirap po magbigay, lalo na sa mga baguhan na mag-aalaga pa lang na halos wala pang karanasan. Nakakaawa po, nabibigyan natin ng mga hindi magagandang klase ng biik. Baka po sa una, syempre medyo hirap po yan pag nagkaroon po ng kontring problema gaya ng pagtatay ng baboy, pag-uubo, pagkawala ng ganang pagkain ng mga biik, medyo matataranta ang ating buyer na yan at tayo ay mapupulaan kung di natin mabibigyan ng maayos na biik. Kaya po ako, itong mga biik na to, nung hindi ko na huyang ibinenta. Dahil nga po napakaliliit lang yan ay sinilang hanggang sa iwalay ko. Halos hindi pa tumimbang ng 10 kilo bawat isang biik. Ay hindi ko ho yung binenta at kawawa ho yung makakabili. Ako na lang po ang nag-alaga. Kaya eto naman ho ngayon sa resulta ng ating pag-aalaga, lumaki naman ho kahit papaano itong mga baboy na ito. Eh siguro eh nasa 60 to 70 kilos na ho ito. 3.5 months na ho. Sumala ho ng pagkakapanganak sa kanila. Ay talaga pong sinulit ko ang pag-aalaga dito pagdating sa bitamina at pagpupurga. Ang pagpupurga ho nito ay buwan-buwan ko yung pinupurga at ang bitamina ho niyan eh hanggat maaari 2 beses sa loob ng 1 buwan. Ayan po. Huwag po tayo magbebenta ng mga biik na walang kalidad kasi kawawa naman ho yung bibili. Ito, mga maliliit siya, no? Halos kalahating kilo lang. Kaya ako po ay nagdadalawang isip kung ibebenta ko ay kawawa ho yung makakabili. Palalo na po't baguhan lang sa pag-aalaga ng baboy. Ganyan na lang po tayo, mga kachang at chong. Nag-share lang ako ng experience para naman ma-inspire naman ho tayo. Tuwing mga nakakating inahing baboy, sasabahan ho natin ng konting pananampalataya sa itaas at tayo naman po ay mabigyan. Pag para ho sa atin, yan ho ay makukuha natin. Bibigyan ho tayo. Ika nga sabi nila, pag ukol ho ay talagang bubukol. Ito na ho yung mga bukol ko ngayon. Dahil talagang napaukol, kaya inalagaan natin na maayos, kaya yan ang nagsilaki naman kahit papaano. O hanggang dito na lang po mga tsanga-tsong. Sana po ay ma-inspired kayo sa aking share ngayong araw na ito. Para po sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewer, hello po sa inyong lahat. Sana mag-enjoy po kayo sa panonood ng ating mga video. Abangan niyo pa po, marami pa po tayong mga planong i-upload dito at kapupulutan ng mga idea at mga tips. Lalo na po sa mga nagbabalak na mag-alaga ng mga baboy. Oh, hanggang dito na lang po. Thank you very much to everyone and God bless us all. Bye-bye and thank you.